Ang mga nanay natin ang nadala sa atin sa sinapupunan nila ng 9 na buwan hanggang sa maipanganak tayo sa mundong to. Sila rin ang tinatawag na ilaw ng tahanan. Kaya ang bidyong ito ay isang pagpupugay sa lahat ng nanay na nag-alaga, nag-aruga at gumabay sa atin sa mahabang panahon. Lumaki ako sa isang pamilya na lagi nag-aaway ang nanay at tatay. Lasanggero kasi tatay ko. At sa tuwing malalasing siya ay nagwawala at nagbabasag ng mga gamit. Pero wala sa bokabularyo ni mama magpatalo at magpabugbog. At siya ang pinakamatapang na babae na nakilala ko. Isang araw nag-aaway na naman sila dahil lasing na naman si papa. Maya maya ay nagpakulo si mama ng tubig. At dahil sa sobrang galit ni mama, minuhusa niya ng kumukulo ng tubig si papa. O diba? Ganyan maglambingan nanay at tatay ko noon. Isang araw, nag-aaway na naman sila mama at papa. At maya-maya, biglang naimatay si mama sa sobrang galit. Lumaya si papa sa bahay na parang walang nangyari. Kaming dalawa lang ni mama noon sa bahay. At dahil 7 years old lang ako noon, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Naalala ko, gumagamit si mama ng Vicks sa tuwing sumasakit ang ulo niya. Nung time na yun, wala akong makita ang Vicks. Kaya naganap na lang ako ng kahit anong pamahid sa ulo niya para magising si mama. Hanggang sa may nakita akong parang lotion sa ibabaw ng aparador. Hindi ko alam, stop pain pala yun. Sa mga di nakakaalam, ang stop pain ay isang ointment na 5 times mas mainit pa sa Vicks. Sa sobrang init pag pinahid mo, pwede ka na mag-hello kay Satanas. Naglagay ako ng konti sa daliri ko, tapos pinahid ko sa ulo ng mama ko. Pero napansin ko, hindi pa rin nagigising si mama that time. Kaya naisip ko na maglagay ulit ng mas marami. At hinilot-hilot ko ulit yung ulo ng mama ko para magising. Ma, gumising ka na. Pagkagising niya, eh mura siya ng mura sa akin dahil sa sobrang init ng pinahid ko sa noo niya. At least nagkamali siya, diba? Meron mga iba't ibang klase ng nanay. May mga nanay tayo na lagi tayong pinapaalalahanan. Grabe na talaga panahon ngayon. Marami ng virus nagkalat sa labas. Kaya dapat lagi ka magsusot ng face mask pag nalabas ka, ha? Opo, ma. Lagi ka din maghugas ng kamay, ha? Opo. Dami mo na pati plato. Op. Ay, wow. Meron ding mga nanay na magaling mag-grill to. Ay, pengen naman akong 500. Ayaw kasi akong bigyan ni nanay, eh. Pang-date lang sana namin ng girlfriend ko. Anong pang-date? Ang late-late pa nga yung pototay mo? Anong mapapalanan ng kadate mo sa'yo? Kakabagan lang yan! Stricto si mama pagdating sa pagdidisiplina sa amin noon. Bago mag-alas 6, dapat nasa loob na kami ng bahay. At dahil kung hindi, sa labas na kami papatulugin at hukubaran pa kami. Minsan, ganito naman ang eksena pagkakain kami. Jenny, pangit. Pangit ka din. Mas pangit ka. Mas pinapangit ka. Mas pinapangit ka sa buong mundo. Mama, si Kuya Jeff na nga asara. Jeff, Jenny, ano ba yan? Patay sa harap ng pagkain, nag-away kaya? Pag kumakain, dapat parang nagdadasal. Pag umpugin ko kayo dalawa dyan. At katulad ng ibang nanay, meron din mga linya si mama na hindi ko makakalimutan. Jeff, Jenny, magsigisig na kayo dyan. Tanghali na, nakahilata pa rin kayo dyan. Para kayo mga borders. Huh? Saan yung wallet ko? Jeff, pakuha nga yung wallet ko dyan sa may TV. Ma, wala naman dito eh. Wala, agad tignan mo dyan, nandyan lang yan. Ma, wala talaga dito eh. Pag yan, nakita ko, makikita mo. Eh ano to, ha? Gamitin kasi mata, hindi bibig. Kung ahas yan ako, baka tinuklaw ko na. Pag naglalabas si mama noon, eh nagagalit siya kapag nawawala yung pares ng medyas namin. Jenny, Jeff, ba't nawawala naman yung kapares sa medyas niya dito? Di ba sabi ko sa inyo, ipasok yung kapares sa loob ng kabilang medyas? Para kahit magpagulong-gulong, hindi mawala. Para kayo nakakuha ng katulong dito. Pag ako nawala, nako, kawawa talaga kayo. Ma, sama ako. Nako, Jeff, magtigil ka. Saglit lang ako. Huwag mo akong artehan, baka tadyak ang kita dyan. Sama ako. Sama ako. Pag sinabi kong di pwede, di pwede! Pag nakita kong may hawak na pamalo si mama, eh parang naihina ako sa takot. Di pa kita hinahataw, todo hagulgul ka na. Tagilan mo ngayon kung ngayon, narilindi ako. Isa! Dalawa! Tumigil naman ako sa pag-iiyak noon hanggang sa nakatulog na lang ako. Never naman ako nakatikim ng palo sa mama ko. May times na sisigawan niya ako sa sobrang kakulitan ko. Pero ramdam kong mahal pa rin ako ng mama ko. Mama. Huh? Jeff, gising ka na. Gabi na. Wala ka nang itutulog. Pagising ko, sinama niya ako sa grocery malapit sa amin. Tapos binila niya ako ng juice saka jelly eggs. O, diba? Ang galing manuyo ng nanay ko. Si mama ang nagsilbing doktor nung bata ko. Isang hipo niya lang sa akin ay alam niya na agad na may lagnat ako. Kawawa naman anak ko, taas ng lagnat. Kakalaro mo yan sa labas. Never naman akong dinala sa ospital nung may sakit ako. Dahil alam naman ni mama kung paano ko gagamutin. Kumukuha si mama ng maligamgam na tubig na may alcohol. At pinupunasan niya yung katawan ko hanggang bumaba yung lagnat ko. Pinapainom niya rin kami ng gamot para gumaling kami. At isa sa pinakamabisang gamot na binigay sa amin ni mama ay Sky Flakes sa 7-Up, minsan Royal. At sa di malamang kadahilanan, eh nawawala talaga lagnat namin doon. Ewan mo ba? Isang araw, sinama ako ng mama ko sa palengke. Lola, magkano kilo ng talong niya? 30 kalahate, iha.
Isang kilo ang bibiling ko. Pwede man 50 na lang? Sige. Ay, salamat po. Paglingon ko sa kabila, eh, may nakita akong nagtitinda ng laruan. Itsurang unggoy siya na kapag pumalakpak ka, eh, kusa siyang tutugtog. Ma, bili mo ako nun. Naku, magtigil ka, Jeff. Wala tayong pambili. Ang tingin mo sa akin, nagtatay ng pera? Kaya ayaw kitang isama dito, eh. Puro katuro, eh. Maiwan ka na sa bahay sa susunod, ha? Mula nung na-realize ko na may mga bagay na hindi namin afford dahil mahirap lang kami. Nakagraduate ako ng elementary at high school. At pagtungtong ko ng college, eh, doon ko naramdaman ng lalong hirap ng buhay. Kaya nag-decide na lang ako mag-stop sa college at magtrabaho na lang. Kaya yun yung time na nag-apply ako sa Jollibee at yun ang first job ko. Kaya kahit paano, natulungan ko si mama ko sa panggastos namin sa pang-araw-araw. Nung first sahod ko, naalala ko, pinasalubungan ko siya ng paborito niyang chicken with palabok. At inabot ko rin sa kanya lahat sahod ko. Nakabayad na rin siya ng pinagkakautangan niya. Feeling nga niya, yaman-yaman niya na nun eh. Kaya pinangako ko sarili ko na magtatrabaho ako para kay mama para matulungan ko siya. Hanggat kaya ko. Ang tagal naman ng bus, uwing-uwi na ako. Hello ma, happy Mother's Day. Wait ko lang po yung bus pa binyan, pa-uwi na ako. Mother's Day na pala, makabili nga pa sa lumong mamaya. Andito na ako. Happy Mother's Day, ma! Namatay yung mama ko noong 2006 sa sakit na mayoma. At ang sahod ko noon ay sakto lang sa pang-araw-araw namin panggastos. Kaya wala na akong pagkakataon na may paggamot siya. Sobrang nahirapan ako noon nung mawala siya. Pero kailangan magpatuloy sa buhay. Ma, alam kong masaya ka na ako sa kama naroroon ngayon. Ma, huwag mo akong masyadong alalahanin dito. Di man ako mayaman, pero nasa mabuting kalagayan naman ako kasama ng anak ko. Maiaalay ko sa'yo lahat ng achievement ko sa YouTube. At alam kong balang araw may magkikita tayo ulit. At pag nangyayari 'yon, siguraduhin kong hindi na tayo maghihiwalay. Happy Mother's Day po. I miss you, ma. Mahal na mahal kita. Kung ang mga nanay natin ang ilaw ng tahanan, ang mga tatay naman natin ang tinatawag na haligi ng tahanan. Kaya ang video ng ito ay isang pagpupugay sa lahat ng tatay na nagsumikap para may taguyod ang kanikanilang pamilya. Bata pa lang ako, nasaksihan ko na kung gaano ka-addict sa alak si Papa. Mapa-gin man yan, beer, lapad o lambanog, eh kaya-kaya niyang tugain yan na parang tubig lang. O, di ba? Ay, nako Maurice, lasing ka na naman. Wala kang giwa, puro ka inom. Di ako lasing, pare. Ang ayoko lang pag nilalasing si Papa, eh lagi niyang inaaway si Mama. Kaya sabi ko sa sarili ko nun, pagtatanggol ko si Mama kay Papa, kahit anong mangyari. Isang hapon, naisip pang umuwi sa bahay namin galing sa paglalaro sa labas. Pagpasok ko, napansin kong parang walang tao sa loob. Nagtataka ako kung saan nagpunta sila mama. Hanggang sa may narinig ako mga boses sa mahigaan namin na natatakpan ng mga kurtina. Aray ko, Morris, masakit. Dahan-dahanin mo naman. Saglit lang to. Tiisin mo yung sakit, gaga. Paghawi ko ng kurtina, napansin kong parang nakadagan si Papa kay Mama. Sa sobrang galit ko, pinagsusunto ko yung mukha ni Papa. Pagkatapos nun, napaiyak na lang ako. Ano man, Jeff? Binamasahe lang ako ng Papa mo. Mag-sorry ka doon. Papa, sorry po. Siguro kung di ko nistorbo sila mama at papa sa ginagawa nila nun, malamang sa malamang may bunsong kapatid na rin ako ngayon. Merong iba't ibang uri ng tatay. Han, pasok muna ako sa work ha. Ah, sige Han, ako muna bahala kay baby. Sila yung mga tatay na kayang-kaya nilang alagaan yung mga anak nila kahit mag-isa lang sila. Sanay sila magtimpla ng gatas, magpalit ng lampin o diaper, at kayang-kaya rin nila magpatulog ng bata. Baby, sleep na ha. Kantahan ka ni daddy. Tulog na, mahal ko. A few moments later. Meron din mga tatay na masungit at sobrang stricto pagdating sa mga anak nilang babae. Ito ba boyfriend mo? Opo, good evening po. Anong pangalan mo? Jefferson po. Saan ka nakatira? Tagapasay po ako. Anong trabaho mo? Call center po. Mahal mo ba anak ko? O naman po. Kaya mo na ba siyang buhayin? Bata pa kayo, huwag muna kayong magbubuntisan ha. Grabe ka naman papa. Naninigurado lang ako. Payag na ako, basta huwag mo lang papayakin yung anak ko. Kundi malalagot ko sa akin. Mahal na mahal ko po yung anak niyo. At makakaasa po kayo sa akin. Siguraduhin mo lang. At meron din mga tatay na mahilig sa mga mobile games. Abe, patimpla naman ganas na baby. Di pa ako tapos magluto eh. Sige babe, mamaya na. Tapusin ko lang to. A few moments later. Defeat. GG, talo na naman si daddy. Ano ba Ronaldo? Kanina pa yung inangutos ko, hanggang ngayon hindi pa ginagawa. Magdamag ka na ng ML dyan. Papalunok ko na siya yung cellphone na yan. 90% sa inyo ang hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba. Love you. Nung bata ako, naalala ko, madalas kayo inuman ni Papa noon yung ninong kong kuripot. Jeff, liga nga dito.
Gusto kong makita ng ninong mo. So lumapit ako at nagbano ako sa ninong ko bilang respeto. Kahit lasenggeron tatay ko, eh naranasan ko maipagmalaki niya ako sa mga kainuman niya. Nako Morris, ang laki na pala ng inaanak ko ah. At tampogi pa. Nako pare, sinabi mo pa. Laging may honor yan sa klase nila. Siyempre, mana sa tatay eh. Talaga ba? Parang di naman ah. Oh, inaanak, para sa'yo. La, kuripot naman ito. Di na nga nagpakita ng Pasko, 25 bibigay ngayon. Matino naman si Papa kapag hindi siya nakakainom. Mahilig siyang kumalikot ng kung ano-ano sa bahay namin noon. Kaya nga naging siyam kami magkakapatid eh, natsugi lang yung dalawa. Mahilig kasi siya mga likot eh. Charot lang. Siya rin ang in charge sa pagkukumpani ng bubong namin tuwing may bagyo. Kaya rin niyang ayusin kapag pundido na ang ilaw namin at kung ano-ano pa. Meron kaming lumang bisikleta noon na pinuglumaan ng kuya ko. So imbis na bumili ng bagong bike, eh ni-repair niya na lang ito. Pinalitan niya yung gulong, pininturahan niya hanggang sa magkumukha ng bago. Simple lang ang kaligayahan ko noon. Wala man akong mamahaling laruan, pero naramdaman ko naman pagmamahal sa akin ng tatay ko sa ibang paraan. Nung may sakit ako kadalasan, si mama nag-aasikaso sa akin hanggang bumaba yung lagnat ko. Di ko lang sure kung anong ambag ni papa, pero ito lang inaalala ko sa kanya. Kamusta na yung lagay ni Jeff? Ayan, may lagnat pa rin. Napainom mo na ba ng gamot? Oo. Ang laki na pala ng anak ko, no? Pati nga ng putotoy, kumalaki na rin. Puro ka talaga katarantaduhan. Umayulayo ka nga sa anak mo. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay mapalo ako nung papa ko noon. Isang araw nagpaalam si mama na pupuntang palengke. Mama, sama. Ay nako Jeff, sagit lang ako. Andiyan naman papa mo. Mama, sama ako. Naririnig na ako sa iyak nito. Asan ba pumalo ko? Kung si mama, eh binibilangan pa kami bago kami paluin. Si papa naman, eh nakuha siya ng kahit anong pamalo at bigla na lang kami nga hatawin nang walang sabi-sabi. Hindi ka talaga titigil. Mama. Di ko na matandaan ko nang sumunod na nangyari nun. Ang naalala ko lang, eh lumatay talaga yun sa likod ko. At halos mapaiya ko nun sa short ko sa sobrang sakit. Pest controller at maintenance ang trabaho ng papa ko noon. Kaya nakakapagpaabot pa yung papa ko ng pera sa mama ko panggastos. Pero nung high school ako, nawala ng trabaho si papa at di namin alam ni mama kung saan kami kukuha ng panggastos sa bahay. Nagsipag-asawa na lahat ng mga kapatid ko. Si papa naman hindi na rin umuwi nung time na yun. Kaya kami na lang ni mama at pamangkin ko na tinuring kong kapatid ang naiwan sa bahay. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga kapatid ko pero wala din daw silang kakayanan. Kaya high school pa lang ako, pasan ko na ang responsibilidad ng buong pamilya namin kasama ng pag-aalaga ko kay mama mula nung magkasakit siya. Kaya ang sakit noon nung mawala siya. Nung namatay si mama, nakitira ako sa kapatid ko sa Manila at nagpatuloy ako sa pagtatrabaho at bumalik naman si papa sa bahay namin sa Pasay. Papa, happy Father's Day ah. Cheers! Pa, thank you din pala ah. Kahit gaano kalala yung away niyo ni mama noon, di mo siya pinagpalit sa ibang babae. Sobrang miss ko na po kayo ni mama. 2 taon pagkatapos pumanaw si mama, eh sumunod si papa. At sakto pang namatay siya nung mismong birthday ko. Kaya dobling sakit yung naramdaman ko nun. Kaya nung time na yun, di ko alam kung paano ulit ako magsisimula. Pa, may anak na rin po ako ngayon. Hindi man ako maging perfectong tatay. Eh sisikapin ko naman po maging mabuting ama para sa kanya. Ma, pa, kung nandiyan man po kayo sa langit, sana hindi na kayo nag-aaway dyan ha. Nararamdaman ko po hanggang ngayon, ginagabayan niyo rin po ako dito. Iaalay ko po sa inyo yung dalawang tinatamasa ko po ngayon. Bilang tatay, sisikapin kong hindi maranasan ng anak ko ang hirap na naranasan ko nung bata ako. At naniniwala ako darating yung panahon na magkakasama tayong muli. Sobrang miss na miss ko na po kayo ni mama. Papa, happy Father's Day ah. At mahal na mahal ko po kayo ni mama. Walo kami magkakapatid at akong pinakabunso. Actually may kapatid pa akong kambal bago yung kuya ko. Maaga lang silang kinuha ni Lord kaya naging 6 kami. Ma, paano kayo nagkakilala ni Papa? Nako, pinikot lang ako ng Papa mo. Pikot? Yun yung purusahang pagpapakasal o pagkasama ng 2 tao na di talaga nila mahal ang isa't isa. Kaya pala nakawalo kayo ni Papa? Ang sabi ma? At dahil bunso ako, ramdam kong akong paboritong anak ng mama ko noon. Or assuming lang ako. Never akong inutusin ni mama na magugas ng pinggan noon at iba pang gawain sa bahay. At dahil akong pinakabata sa amin, hindi rin ako nakaligtas sa utos ng ate at kuya ko. Inutusan nila akong bumili sa tindahan na di ko naman alam para saan. Oy Jeff, bili mo akong 2 days sa tindahan. 2 ha? Ati daday, ano yun? 2 days yung napkin. Ha? Dalawang napkin, bilisan mo! Ati daday, di ko naman alam yun eh. Baby pa ako, baka magkamali ako. Basta sabihin mo pampe!
Nagkaroon ng anak sa pagkadalaga ang panganay kong ate. At dahil nagkaroon ng pangalawang asawa yung ate ko, eh pinaalaga niya lang ito kay mama at nagkaroon ako ng instant kapatid. Dahil maaga na kapag-asawa at umalis na ng bahay, ang panganay namin at pangalawa kong kapatid, eh wala akong masyadong childhood memory sa kanila. Kaya umpisa natin ang kwento sa pangatlong kong ate na si Ate Daisy, sunod si Ate Daday, si Kuya Makoy, at sa kinakapatid kong si Jenny. Sa pamilya natin, meron talaga tayong isang kapatid na masikaso, lalo na sa ating mga bunso. Isang araw, nagpaalam si mama na aalis papuntang palengke. O Daisy, ikaw muna bahala sa kapatid mo, ha? Opo, ma. Ay, wow, di na naiyak si Jepoy, ah. Siyempre, big boy na ako, eh. mama ko. Jepoy, huwag ka nang umiyak. Uuwi din si mama. Naalala ko noon bago ako matulog, lagi ako nililinisan ng katawan ni Ate Daisy. At pagkatapos namin kumain ng dinner, eh siya lagi nagpapainom sa akin ng vitamins. Inumin mo na tong vitamins mo, tapos maya-maya, sleep ka na, ha? Ayoko pa matulog, intayin ko si mama. Nainom ko naman yung vitamins ko noon. And then, nakauwi naman si mama, kaso nakatulog na ako. Hanggang sa nakapag-asawa na rin si Ate Daisy at umalis na siya ng bahay, at sa Batangas na rin siya tumira. Hindi rin mawawala sa pamilya ang kapatid nating Maldita. Ma, tapos na. Daday, pahugas ng ampot ni Jeff. Bad trip, ako pa nautusan. Baho-baho ng tae na ito. Bakit? May tae bang mabango? Wow, pinapaa. Ano, diring-diri. Nung bata ako, si Ate Daday yung kinakatakutan ko kapag siya lang kasama ko sa bahay. Daday, alis mo na ako. Ikaw muna bahala dyan, ha? Hugasan mo ng mga plato dyan. Opo, ma. Ba't ba ako lang inuutosan dito? Hoy, Jeff, sabi ni mama, hugasan mo na rin mga plato. Hala, ba't ako? Ikaw inuutosan ni mama dyan, eh. Ano? Baka gusto mong tadyang ang mukha mo dyan. Pag di mo hinugasan niyo, huwag kang lalabas, ha? Huwag kang maglalaro. Daya. Sumbong kita kay mama dyan, eh. At dahil takot ako kay Ate Daday noon, eh sinunod ko na lang siya. Maya-maya pa, eh, umuwi na si mama at naabutan niya ako naguhugas ng pinggan. Oh, Jeff, ba't ikaw naguhugas dyan? Daday! Halika nga dito! Napagalitan ng todo-todo si Ate Daday noon. Kaya siya pa din ang pinaguhugas ni mama ng pinggan. Minsan, na-high blood si Ate Daday. Dahil hindi magkapares yung medyas namin ni Jenny na lalaban niya, eh pinakain niya sa amin yung medyas na yun. O, diba? Yummy. Pero kahit ganun si Ate Daday, eh, isa siya sa pinakamasipag na ate na nakilala ko. Isang araw, sinama ako ni Ate Daday sa trabaho niya. Sa factory ng rattan at nakita ko kung gano'n siya kasipag. Nagbibigay din siya kay mama pang gaso sa bahay tuwing sumasahod siya. Naalala ko rin noon, nung Pasko, niregaluan niya kami ng mga bata pa kami. T-shirt yun na B1 at B2, tigisa kami ni Jenny. Kahit may pagkamaldita si Ate Daday noon, eh naging mabait pa rin siya sa amin kahit papano. Dumating yung time na kapag-asawa din si Ate Daday at kailangan niya umilis sa bahay para bumuo ng sarili niyang pamilya. At dahil kami lang dalawang lalaki sa pamilya, minsan kasabay kong maligo yung kuya ko nung bata pa ako. Jepoy, pagbilang ko tatlo, sabay tayo magbuhos, ha? Isa, dalawa, tatlo. Yay! Naalala ko rin yung pinupuno namin ng tubig yung tabo tapos nilalagay namin sa ulo namin. Tapos pinapadaloy namin yung tubig sa katawan namin para na kami may shower, di ba? Naalala ko meron akong alagang sisun noon. Pinangalanan ko siyang Chik-Chik. Sobrang mahal na mahal ko yung sisun kong yun. Binibigyan ko siya ng tubig at kanin para mapakain siya. Chik-Chik, kain ka na. Tukay mo na tong kanin, oh. Ayoko. Pag sinabi kong tuka. O, huwag niyong susub-sub yung mga sisun niyo sa kanin or tubig para mapainom sila, ha? Bad yun. Isang araw, pag-uwi ko ng bahay galing school, eh hinanap ko agad si Chik-Chik. Pero wala na siya sa kulungan niya. Asan kaya si Chik-Chik? Jepoy, kain ka daw muna, sabi ni mama. Hala, Chik-Chik? Nawala kasi sisiyo mo kanina. Nahulog sa drum. Ayun, nalunod. Eh, pinaprito sa akin ni mama, eh. Kaya prinito ko. Huwag ka na umiyak. Mukha ka naman masarap, eh. Kain ka na. Di ko sure kung pinaprank lang ako ng kuya ko noon, pero after noon, di ko na talaga nakita yung alaga kong sisiw. Dumating din yung time na umalis din si Kuya Makoy sa bahay namin. Actually, di ko talaga alam kung anong dahilan. At sa pamilya natin, meron tayong kapatid na masarap asar-asa rin. Oh, Jenny, blow the candle na. Wow!
Lo, tinulungan ko na nga eh. Arte naman ito. Naalala ko ng mga bata pa kami, hindi binigyan ni mama ng pambiling paper doll si Jenny noon. Dahil medyo marunong naman ako mag-drawing, eh ginawan ko siya ng paper doll. Nag-drawing ako ng isang cute na babae sa isang papel at ginupit-gupit ko yung gilid hanggang sa maging paper doll na siya. Ayun, tuwan-tuwa si Jenny sa paper doll na ginawa ko para sa kanya. Bukod sa paper doll, eh nag-drawing din ako ng mga maskara at umarte din kami mga superhero. Astig, no? Sabi nila pag may pagkain daw, dapat hating kapatid. Pero minsan mas masaya mong buraot eh. Ano yan? Cheeseburger, bigay ng ninang ko. Gusto mo? Eh di bili ka. Natikman ko na yan dati. Pangat yung lasa, hindi naman yung masarap. Oh hindi ah, masarap kaya. Sige nga, patikim nga yan kung masarap. Lolo mo, tikim. Ano ka, hilo? Damot, pag binilang ko ni mama, huwag kang ihingi ah. Ito na nga, basta isang kagat lang ah. Mama! At dahil sa diskarte nila mama at papa, nagka-second floor ang bahay namin kahit gawa lang sa kahoy at plywood. Isang hapon, nag-drawing ako nun sa second floor kasama ko si Jenny. Kaya Jeff, sarap maglambitin dito sa bintana oh. Tara! Pagkatingin ko sa kanya, nakita ko siya na nakalambitin sa bintana namin at nakaapak sa may dingding sa may bandang harap ng bahay namin. Pag ikaw nahulog yan, ewan ko lang sayo. At dahil paulit-ulit yung lambitin niya, eh biglang nabutas yung dingding na inaapakan niya. Kuya Jeff! Ay, hala. And yes, natawa na lang akong bigla makita akong butas yung dingding namin at muntik na siyang mahulog sa baba. Pero wag kayong mag-alala, tinulungan ko naman siyang makakyat at hindi naman siya gaano nasaktan. Sa ngayon, si Ate Daisy nakatira na sa Batangas kasama ng anak niya at ng asawa niya. Si Ate Daday naman, siya na yung nakatira sa bahay namin sa Pasay kasama ng anak niya at ng asawa niya. Kay Kuya Makoy, honestly, wala na talaga akong balita. Jenny, kung saan ka man naroroon ngayon? Sana masaya ka na dyan. Hoy, Kuya Jeff! Huh? Anong pigsabong mong bobo ka? Buhay na buhay pa ako, hype ka! Sa ngayon, may asawa't anak na si Jenny. At minsan dumadalaw din siya sa bahay namin kasama ng mga anak niya. Nagkakatawa na nga lang kami kapag naalala namin yung mga childhood memories namin noon eh. Maswerte yung mga anak na kasama pa nila mga nanin nila hanggang ngayon. Yung iba baby pa lang, di na nila nasilayan mga mama nila. Hindi habang panahon makakasama natin mga nanay natin. Kaya kung kasama mo pa mama mo ngayon, paramdam mo na sa kanya ang pagmamahal at pag-aalaga gaya ng pag-aaruga nila sa atin noong mga bata pa tayo. Dahil wala nang masasarap pa pag nakita natin mga mama natin or magulang natin maging masaya. Minsan di natin maintindihan bakit tayo pinapagalitan ng mga tatay natin. Malalaman lang natin ang kalagahan ng mga pangalan nila sa atin pag naging magulang na din tayo. Sabi nga nila madali maging tatay, pero mahirap magpakatatay. Magpasalamat pa din tayo sa mga tatay natin na pinili tayong patindigan kasi sa mga amang tumakas sa responsibilidad nila bilang ama. Sa lahat ng ama na patuloy na nagsusumika para maitaguyod ang kanika nilang pamilya, saludo po ako sa inyo. Siguro ang sad part lang sa pagiging bunso is may kita mo isa-isa nang umaalis yung mga ate at kuya mo para bumuo na sila ng sarili nilang pamilya. At bilang bunso, ikaw nang sasalo lahat ng responsibilidad na iniwan sa iyo ng kapatid mo sa pamilya nyo. Masarap sa pakiramdam may mga kapatid tayong handang makinig sa mga problema natin. Minsan nga kung sino pang di mo katugo, sa kanila mo pang mararamdaman ang pagiging tunay na kapatid. I-treasure din natin sila. Ipapasalamat pa din ako, meron pa din ako mga kapatid na sumusuporta sa talento ko. Di ko man sila madalas makasama, nararamdaman ko naman sa kanila ang suporta bilang kapatid. Para sa lahat ng panganay na nagsisilbing pangalawang magulang sa mga kapatid nila, at sa lahat ng bunso na pumapasa ng responsibilidad ng buong pamilya nila, saludo po ako sa inyo.